I'm boiling 6 cups of water. Ayan, nabuboil na siya. And then we're going to put our pork. This is 1/2 kilo of assorted pork. May liyam po dyan, merong spare ribs. Ayan, so 1/2 kilo lang. And we're just going to put this. So we're going to cover this and let this boil for a while. And just put 1/2 tablespoon of salt. And we also put some gabi. Ayan, or taro in English. And then I have here with me 1/2 kilo of guava or bayabas. So we're going to boil all this together until it becomes soft. So at this point, malambot na yung ating bayabas. Ito, kunin natin siya. This is only optional. Because this is what my mother do. Ayan, so tinatanggal niya yung bayabas and we are going to bring it back later. Ayan. So kunin natin muna siya. So I removed the bayabas na, itong mga guava, and we're going to mash this. Ayan, so pipisain natin siya. And then ito naman, dagdagan naman natin siya ng water. Ayan. So, medyo naubos na dahil pinapakulan natin yung ating karne. So, dagdagan natin siya ngayon ng tubig. Ayan. Okay, so, tupan natin siya ulit. And we're just going to wait for this to boil again. Okay, so, ito na ngayon yung ating bayabas that I mashed. And using a strainer, so, lagay natin siya dito. Ayan. Para tumuloy yung katas niya sa baba. Ayan, so, pigain lang natin siya. Ayan. Pero yung iba gusto nila isama yung eto napisa. Pero, yung na-learn ko sa mom ko, ganito yung technique lang niya. Pero kung gusto niyo samahan lang konti, pwede niyo rin lagyan. Ayan. Pero for a clear soup, ito yung technique, no, para ma-maximize yung flavor ng ating guava. Pero kung okay lang sa inyo yung medyo magaspang yung soup, and then by all means ilagay niyo yung buong bayabas sa soup. And so yung ginagawa pa ng mom ko is ito, kukuha siya na sa bawdyan, tapos ayan, para mapiga pa. And so ganoon lang ginagawa niya. Ayan, mix yung ganyan. Piga pa ulit. Ayan. So, kuha pa ulit tayo. Ayan, ganyan. Ayan. So, at this point, napiga na natin yung ating guava or bayabas. Just to maximize the flavor, I'm going to use ito, yung nor sinigang sa bayabas. Or kung ayaw nyo gumamit ng powder, you can add 2 tablespoons of patis or fish sauce. So, maglalagay muna ako ng kalahati nito. Okay. Kalahati lang muna. Ayan. So, mix lang natin siya. And then, takpan natin siya ulit. Then, later on, pag kumulo, tikman natin siya kung okay na yung bayabas. Okay, so let's try our soup. Kung tama na. Mmm! Wow, sakto-sakto lang talaga. Ang sarap-sarap talaga ng bulanglang. This is one of my favorite soups. Mmm! Ang sarap. Sakto. And then, we're not yet through. So, maglalagay tayo ngayon ng sili. So, yan. Lagay tayo ng 2 sili. And I'm going to put, since wala akong nakitang kangkong sa market, okay, 2 na yung pinuntahan ko, wala talagang kangkong, pwede na rin daw yung pechay. So, I'm putting the white part of the pechay first. Ayan. Tapos yung green part after 1 minute. Yun. After 1 minute, let's now add our greens. So, ito na yung
fetchai leaves. Okay, so preferably dito is kangkong. Okay, for this. Pero since walang kangkong, ito na lang yung nilagay ko, fetchai. Okay, at least it's still healthy. Yung iba nilalagyan nila lang ng mustasa, pwede rin. Yun. So, pakulan lang natin to for about a minute and then it's ready to serve.